At nandito na naman tayo sa part 4 ng ating Adobe Illustrator tutorial, which is the detailing process, no? So, pagkatapos siguro ng part 4 na to, eh, medyo may idea na kayo kung paano gamitin si Illustrator sa paggawa ng artwork o sa pagdi-design. So, masyadong maraming ways para magdetalye gamit ang Illustrator. So, ipapakita ko lang yung mga madalas kong ginagawa pag ako ay natanggap ng mga freelance work. So, ano pa bang hinihintay natin? Detalyehan na yan! Let's go! So, nandito na tayo sa ating mahiwagang Illustrator version CS6 at buksan na natin yung natapos natin last vlog dun sa part 3. So, eto siya, no? Natapos na natin yung stroke, outline, and coloring. So, kung hindi nyo pa alam kung paano gumawa niyan, pwede kayong bumalik dun sa part 1, part 2, and part 3. So, dahil didetalyehan natin siya, medyo igit na natin siya, no? So, eto ang mga kakailanganin nating palettes. Layer. Siguro itong gradient, pero mamaya na yan. At color and swatches, yan. So, yan yung mga mahalaga nating kakailanganin ngayon. So, itabi muna natin yung iba. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, sobrang daming ways para mag-color sa Illustrator or mag-detailing sa Illustrator. So, ipapakita ko lang yung mga madalas kong ginagawa, no? I-unlock natin to, kung makikita nyo, mahalagang nagle-layer kayo para malinis or madali nyong balikan kung saan yung magiging revision. So, meron tayong layer ng stroke, which is the black strokes. Meron tayong layer ng coloring, no? So, ito yung layer natin ng live strokes, which is pwede pa nating i-edit pag nagkaroon ng major revision. Ito lang muna yung ilabas natin. So, sa pagdidetalye sa AI, hindi siya katulad sa Photoshop na merong brush na ganito. Sample natin. Nandito tayo sa Photoshop, no? Sample natin muna. So, wala siyang ganito. Yan, yung ganyang brush na pwede kayong magdetalye ng paganyan, no? Walang ganyan sa Illustrator. So, meron lang sa Illustrator is gradient, which is ito. So, yan yung minsan ginagamit ko pag gusto kong ma-achieve yung ganong pagdi-detailing. Pero most likely kasi sa Illustrator, ang pagdi-details dito ay minsan flat. Flat color. So, inaano na lang nila sa pagpapantone mula sa darkest to lightest color. So, dahil magdi-detailing tayo, ito si Pat, yan yung magiging best friend natin ngayon, no? So, kailangan pag nagdi-detailing, guys, sakop na dyan yung shadow at saka yung highlights niya. So, igitna natin siya. Maglagay lang kayo dito. Siguro, imagine niyo na lang, pero lagyan na rin natin. Lagyan lang kayo dyan ng imaginary araw. So, araw, dyan lahat. Ayan. So, dyan lahat. Papatak yung highlights nyo, no? So, sa likod,
yun yung magiging shadow nyo, di ba? So yan, lagay lang tayo ng imaginary arrow dyan. Yan. So dito sa part na to, dyan yung magiging shadow niya. So simulan natin sa pagsha-shadow. Maraming way dito, no? Pwede kayong gumamit lang ng black. So, gawa tayo ng second layer para sa detail. Click nyo lang tong panel na to para sa tong icon na to para sa new layers. At lagyan natin ng detail 1 or details 1. Yan. So, process 1, pwede kayong gumamit ng black. Black lang talaga. So, dito sa color palette, i-ano muna natin, i-hide muna natin tong dalawa. Si fill at saka si stroke para hindi nagkakalituhan. So, eto, ipapat nyo lang siya. So, dahil nasa ilalim kayo ng stroke, hindi makikita yung lampas na pagpapat. Mahalaga yan eh, nasa ilalim ng stroke. So yan. Basta iloob nyo lang siya sa stroke. Pwede kayong gumamit ng pure black sa fill. Yan. And then, bawasan nyo na lang tong opacity sa taas. So, gawin nating 20. So, yan yung isang way para mag-detail. So, pwede nyong ituloy-tuloy yan kung yan yung naibigan nyong gawin. So, hide nyo lang ulit. Pwede nyong ituloy-tuloy yan dito. Yan. At pwede nyo siyang i-eyedrop na lang. Ito yung eyedrop natin. No? Pwede nyo siyang i-eyedrop na lang na ganyan. Ang mahalaga dito lang kayo sa layer ng detail 1 nyo gagalawin yan. Yan. So kung yan yung naibigan yung process at wala namang magiging problema sa near future, so printed lang siya sa papel, pwede niyong ituloy-tuloy na ganyan. Pero sa akin kasi, ang ginagawa ko para sa future, eh gustong itatak sa damit or maging i-print siya ng ibang process, ganito yung ginagawa ko. Same ways din yon. Andito tayo sa layer ng detail 1. So, gagawa tayo ng separated na mga path. So, dito, magpapat ka dyan. Kukunin mo to, i-eyedrop mo tong damit, kulay ng damit, eyedrop natin. So, ilock muna natin para safe yung dalawa. Yan, i-eyedrop mo. So, kakulay siya. So, hindi siya masyadong kita. Dito sa color palette, i-double click nyo lang. Choose kayo ng solid na kulay na mas darker sa kanya. Tapos, i-save nyo siya dito sa color palette. I-drag nyo lang siyang ganyan. Para yan na lang yung isang shade na babalikan nyo once na kayo eh nagdi-detail dito sa may damit. So, ganyan. Tuloy-tuloy nyo lang. As long na nasa damit kayo na sako, eh tuloy-tuloy nyo lang yan na ganyan. So, mas madaling mag-details pag meron kang gamit na pen tablet. Pero dahil nga itong tutorial na to is all the way
mouse lang yung gagamitin natin dahil ang target natin ay mga beginners na wala pang masyadong gamit, eh, magtsatsaga tayong magpat ng mano-mano. So, dito sa lukot, pwede nyong lagyan ng ganyan. At, yan. So, as long na nasa damit kayong area, isang tone lang yung gagamitin nyo, no? So, tatalo na tayo dun sa skin tone. Ganun din, same process din. Pwede nating i-hide muna si Phil. Yan. Hide lang natin yan. And then, ipat uli natin dito. So, dahil nga meron tayong imaginary arrow dito, so lahat ng shadows niya, dito papatak sa kabila. So, same lang. I-eyedrop nyo lang tong skin tone. Hindi siya masyadong kita. At, kasi kakulay nga. At pili lang kayo ng mas darker shade niya, no? At click OK. So, pag masyadong dark, pwede kayong bumalik ulit. Para matantya nyo kung alin talaga ang mas babagay. So, yan. So, okay na sa akin yan. Then, ganun ulit. Tuloy-tuloy nyo lang hanggat nasa skin tone kayo. Tuloy-tuloy nyo lang siya. So, nagegets nyo naman kung bakit talaga mano-mano natin siyang pinapat, no? Ito kasi yung mas preferred kong process kaysa dun sa gagamit lang kayo ng black at i-opacity nyo yung kulay. Bababa nyo yung opacity. Kasi dito, pag nagustuhan nyong i-print siya sa damit, solid yung colors. Hindi tulad sa opacity na naka-overlay lang sa solid colors nyo, no? Ito, pati yung details niya, solid din yung kulay. So, ito, mukhang lahat na to isa-shadow dahil ito ay na tatakpan ng kanyang katawan dun sa ating imaginary ilaw. So, yan. Dito, so, yung kamay niya, may shadow din. So, kung nakalimutan nyo yung part na yan, pwedeng-pwede kayong bumalik. Dahil isinave nyo naman yung kulay dito. So, pwede nyo i-click din yan. So, yung kulay nga pala dito sa skin tone, yung shadow natin sa skin tone, pwede nyo rin yung ilagay dito sa swatches para hindi mawala. At iisa lang yung magiging kulay nyo sa buong skin tone niya. So, yan. Mahalagang nasa likod siya ng outline, guys, ha. Yung layer nyo ng detail, nasa likod siya ng stroke. Para kung lumampas-lampas man kayong ganyan, at least nakocover siya nung stroke area. So, yan. Konti lang dito sa kanyang baba. So, damay na natin tong leeg. Ayusin lang natin ng konti, no? So, pwede nyo palang ayusin. Pag napat nyo na, pwede nyo na siyang ayusin ulit. Piliin nyo lang tong white cursor na to. Galaw-galawin nyo lang tong anchor point. Or yung path point niya. Yan. So, yan. At moving na tayo sa kanyang pants. Same process din, guys. Path. So, siguro hide muna natin siya, no, para hindi nagkakalituhan.
So, eyedrop uli natin yung kulay ng pants. Double click and then pili tayo ng mas dark. Or pwede nyo na sigurong i-black pero parang mas okay pag medyo dark lang ng konti. So yan, i-save na natin to sa kanyang palette or sa swatches palette. Ayan. So idami na natin yun, no? Kasi shadow naman yun eh. Damay na rin natin to. Ayan. So pipilitin nating matapos to, guys, kasi ito na yung finale ng ating basic AI tutorial eh. So, pilitin natin siyang matapos hanggang dulo, no? So, parang may masyadong dark yata. So, ito, pwede nyo siyang i-select lahat. Select, then hold nyo lang yung shift. Select, select. So, para ma-select nyo lahat ng gusto nyo lang baguhin. And then, kung gusto nyo baguhin uli yung kulay niya, kasi parang masyadong dark tignan. Yan lang. Double click nyo lang uli to. Then, lalabas si color picker. Ayan. Siguro okay na yan. Para hindi naman masyadong matapang yung kulay niya, no? So, dahil yan ay natatakpan ng ganyan, pwede na siguro natin i-dark lahat yan. Tagay lang kayo ng konting-konting tinamaan ng ilaw dun. Yan. So, yan. So, pwede nyo nga yung gawin. Basta piliin nyo lang tong si white. White cursor para magalaw nyo yung mga points niya, yung mga anchor points niya. Yan. So, meron pa akong nakalimutan dito sa kanyang pisngi. So, babalik tayo sa kanyang pisngi. Piliin lang natin yung napili natin kanina. Kaya mahalagang naglalagay kayo ng kulay dito sa swatches, binubura nyo lahat ng laman niyan at papalitan nyo ng mga kulay na gagamitin nyo. Para meron kayong babalik ang mga isang tone lang. Then siguro ito, lagyan natin to, itong kanyang labi. So, lagyan natin siya ng konting eye bags, no? So, sa process na to, guys, hindi man ganito yung magiging artwork nyo or yung gagawin nyo. At least alam nyo na may idea na kayo sa mga tools na pwede nyong gamitin sa AI. So, yan. Tapusin lang natin yung maliliit na detalye. So dahil may ilaw nga tayo dito, syempre, para sa akin, okay na tong ganto, tong gantong, dahil minimal lang naman ang ating character na si Nas. Minsan, ginogo ko na to, pinopost ko na to, pero dahil meron nga tayong tinatawag na highlights, midtones, at shadow, etong magiging flat color na ginawa natin sa part 3, siya na yung magiging midtones natin. So, eto namang details sa na ginagawa natin ngayon, dito sa part 4,
So, nagsimula tayo sa paggawa ng dark tone or yung shadow niya. So, gagawa pa tayo uli dito. Ganito. Gagawa pa tayo dito ng isa pang layer sa taas naman ng stroke. Kasi tulad niyan, pag dito kayo kasi gumawa ng i-detail niyo dito sa buhok, hindi siya makikita kahit anong kulay yung ilagay nyo. Yan. Hindi siya makikita kasi nga nakailalim siya sa layer ng stroke. So, kailangan gagawa tayo ng panibagong detalye sa taas naman ng stroke. Ito ay ginagawa natin para sa mga karagdagang detalyeng gagawin natin na mas angat dun sa ginawa nating outline. So, gagawin natin tong details too. Hindi maiiwasan yan, guys. Meron at meron talagang ganyang mangyayari. Yan. So, kasi yan yung finishing touch niya. So, lahat ng ilalagay mo dito, ito yung nakaibabaw doon sa outline niya. So, tanggalin na natin to. I-unlock muna natin. Kunin natin to. Itong si nilagay natin na details dati. Na nandito sa taas. Mostly to, ito na yung mga light colors na gagamitin natin. Yung ilalapag natin dito sa layer na details to. So, ilock natin yan. Kung okay na kayo dyan, lalak na natin yan. I-paste natin lahat ng tinanggal natin dito. So, ang pagkakopy pala, ulitin ko lang. So, select nyo lang siya. Hold nyo yung shift. Select. Then, control X. So, yung X nga, yung nanakit sa inyo dati. So, control X. At ilock nyo lang yan. At control B, baboy. So, na banggit ko na to doon sa part 3. Inuulit ko lang sa mga advanced minsan manood. Minsan ganun eh, pag gustong-gusto mong matuto, pinapanood mo na agad yung pinali eh, no? So, yan, control B, baboy, yan. So, dito tayo gagawa ngayon sa taas ng stroke, which is the details too. Pinangalanan nating details to. So, dito natin ilalapag lahat ng highlights. So, kuha lang tayo dito. Pwedeng ganyan. Or para sa akin kasi, gawin na lang natin siyang gradient. Kasi alam nyo na naman to eh. Kanina pa natin ginagawa tong pagpapat ng mano-mano sa shadowing. So, ito naman yung sinasabi kong pwede nyo rin gamitin yung gradient. So, dahil tinatamad kayong magpat nitong buong buhok, pwede nyo siyang i-copy dito sa stroke area. I-unlock nyo lang siya. Kung matatandaan nyo sa part 3, eh, ginawa din natin siya mano-mano dyan. So, i-unlock nyo lang. Select. Then, control C lang. C. Copy. Then, unlock nyo lang ulit. Then, punta kayo dito kay Details 2. And then, control B. Baboy. Or boy. Sorry. sorry. Control B. Boy. So, nasa ibabaw na siya. Para mag-ano, ibahin muna natin sa gilitang kulay. Yan. So, gagamitin natin yung gradient. Yawn. Labas natin yung gradient. So, pili tayo ng white. Ito yung white. Drag nyo lang dito sa swatches. So, click nyo tong gradient. Mahalaga, iselect nyo siya. Yung gusto nyong gawing gradient na area. Then, click. Drag nyo lang tong white dito. Tapos, white na to. Pero, dadrag ko pa rin para makita nyo.
Then ito, click nyo lang. Then, zero nyo lang itong opacity niya. Zero. Yan. So, para makontrol yan, guys, G. So, G, gago. Pindutin nyo lang yung G. Yan. So, nasa gradient na kayo. So, kontrolin nyo lang. Gamitin nyo yung mouse nyo. Drag nyo lang. Yan. Yan. So, pag okay na kayo, masyadong solid. Dapat dampian lang natin. So, pag okay na kayo, click nyo lang din to ulit. And then, bawasan nyo lang ulit yung opacity niya. Sabihin natin mga 30. Or mga 50. Yan. So, makikita nyo, may konting gradient doon. So, pwede nyo siyang gawin sa lahat dito. Sa mga area na to. So, pwede nyo bawiin to. Ayan. Yan yung sinasabi ko kaninang wala tayo nung katulad sa Photoshop na ganung brush. So, magtsatsaga tayo sa gradient. So, pwede nyong i-eyedrop na lang to. Yung ginawa nyo kanina. Ayan. So, kung okay na kayo, okay na ako dyan. Pwede nyo nang hindi i-G ulit para kontrolin. Kung hindi pa naman kayo, ano, yan, pwede nyo i-ganyan. Or, so, yan. So, i-eyedrop na rin natin ito. Yan. So, yan. Burahin lang natin to. So, kung gusto nyo pang mag-add ng mga, ano, tulad nito sa mata, yan, i-white lang natin. Ay, nandito sa maling layer. So, wag nyong gagawin yan, yung maling layer, no? Nakakaasar yan. So, i-white nyo lang. Drag nyo lang uli dito. So, yan. Ganyan lang ako mag-details using the AI. So, yan yung basic detailing na pwede natin gawin sa AI. Na pwede nyong i-apply doon sa gagawin yung artwork. So, yun na nga, no, guys. Natapos na yung ating part 4 ng ating AI tutorial. At sana naman nagkaroon kayo ng konting idea kung paano gumagana talaga yung Illustrator. So, kung napansin nyo, masyado lang minimal yung ating ginawang detailing. Kasi, minsan kasi, pag sobrang daming details, medyo pumapangit na pag over-detailed na yung artwork nyo. Minsan kasi, mas maganda, mas simple, para mas puputok yung kulay niya. Or mas masarap siyang tignan sa mata. So, pailan-ilan, mag-upload tayo ng mga tricks and tips. Kasi, hindi lang naman dyan natatapos yung si Illustrator. Sobrang dami pang ways para gumawa ng design dyan or para gumawa ng artwork dyan. So, I hope meron kayong natutunan sa akin. At maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Don't forget to subscribe sa ating channel. Para naman hindi ka nahuhuli sa bawat tutorial na i-upload natin dito. So, maraming salamat, guys. Keep safe. Bye-bye!